Yeah, magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay mag-aaral sa salita ng Panginoon bago dumating yung bagyo na ay hindi naman masyadong malakas. At idalangin po natin na safe pa rin po tayong lahat mga kapatid. At ngayon pong umaga ay ating pong pag-aaralan ay may kinalaman sa kasimplihan. Yan. Happy birthday po pala sa lahat ng may mga birthday ngayon. Diyan po sa Quezon, sunod-sunod yung may birthday sila Nicole, Jasper, at saka si Andrea. Yan. At ngayong bagyo na ito, nawa pang mga kapatid ay patuloy pa rin matatag ang ating po pananampalataya. Bagyuhin man tayo, nawa ay hindi bagyuhin ang ating po mga pananampalataya sa ating po Panginoong Diyos. So ngayon po, kasangkapan para sa paglingkod ay may kinalaman sa kasimplihan. Yan. Ano kaya ito kasimplihan na ito? So tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na siyang aming pong tagapagligtas, na siyang aming patuloy na sinasamba, aming pong idinadalangin sa mga oras na ito, ang aming pong pag-aaral, gabayan niyo po naman kami o Diyos, at tulungan na maunawaan ang inyong pong mga salita, at na Panginoon, aming pong may apply ito sa aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa talata sa hauluin, sa Mateo 10:42, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. So dito po mga kapatid ay yung 10:42 ay ginamit. So yung magbigay ng isang basong tubig sa mga misyonero o doon sa apostol ay sabi dito, hindi mawawala ng gantimpala galing sa ating Panginoon. So ito pala yung binabanggit na kasimplihan. So sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi gaanong kagarbo dapat. O hindi, sabihin, okay naman din yung magarbo, marami. Pero ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lagi magarbo. Hindi laging dapat magastos. Hindi po. Kundi okay na yung pong isang basong tubig kung minsan. Yan pala yun. Ibig sabihin, hindi pala ito padamihan ng pera sa paglilingkod. Kundi ito ay buong pusong paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kahit man simple yung nagawa natin, maliit na bagay yung nagawa natin sa gawain ng Panginoon, ito'y paglilingkod pa rin sa ating pong Panginoon. Sabi po dito, dapat na maisulong ang gawain sa kasimplihan ng katotohanan. Ipagpatuloy mo ang iyong gawain na may pagpapakumbaba. Huwag kang lalagpas sa kapayapaan ng Ebanghelyo ni Kristo. So dito po ay binabanggit na kailangan na magpakumbaba yung kasimplihan na maibahagi ang katotohanan ay napakaayos at napakaganda nito mga kapatid. Yung kasimplihan palang binabanggit dito ay may kinalaman sa pagpapakumbaba at kapayapaan na nagmumula sa ating pong Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ipagyabang yung ating pong pagbiministry. Yung ating pagmimisyon, hindi natin kailangan na ipamukha sa ibang mga denominasyon na tayo ay may ganito, may ganyan, mas mahusay tayo kaysa kanila. Hindi po dapat ganoon. Dapat pala yung pong paglilingkod, mayroong pagpapakumbaba at yung pong tinatawag na kasimplihan. Simple lang. Pero ito ay nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Makakahanap ka ng tagumpay sa paghihikayat ng mga kaluluwa, hindi sa sining ng pagtatanghal, kundi sa pagtataas kay Kristo. Ayan. Ang manunubos na nagpapatawad ng kasalanan. Habang gumagawa kang may pagpapakumbaba at kaamuan, iniyahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. So dito po mga kapatid, yung pong binabanggit pala na kasimplihan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay ito po ay hindi paglilingkod na entertainment. Yan. Meron kasing mga naglilingkod na entertainment. Eh. Kaya mapapansin nyo, di ba? Merong leader na mga ngaral na nagmumura. So entertainment sa kanya yung pangangaral, hindi pala ganun. Yung palang pangaral mga kapatid ay simple. Pag sinabi pong simple, ang naitataas si Jesus Christ at hindi ang iyong sarili. Hindi nakikita ng mga tao na ikaw yung magaling,
kundi ang nakikita ay ang ating Panginoong Jesus. Kapag mangangaral, mga kapatid, ay hindi dapat na parang pinagagalitan mo yung tao, kundi kinakikilala mo si Jesus Christ. Ganon din naman sa sermon. Ano? Na hindi mo dapat pinagagalitan yung mga nakikinig sa iyo, kundi ang itinataas mo si Jesus. Ibig sabihin, hayaan mo na yung mga tagapakinig, makumpara nila ang kanilang sarili kay Jesus. Ang problema hindi mo naitaas si Jesus . Ang naitaas mo yung sarili mo. Ang naitaas mo yung kakayahan mo. Hindi ho. Ang dapat maitaas ay ang ating pong Panginoong Jesus. Yan yung definition ng kasimplihan sa ating pong pag-aaral ngayon. So ngayon, pagpapatuloy po, sabi po dito, marami ang nakadarama nang walang kabuluhan ang kanilang mga buhay dahil sa hindi sila nakaugnay sa relihiyosong gawain na wala silang ginagawa para sa pagpapasulong ng kaharian ng Diyos. Ayan po mga kapatid, ano? Minsan mawawalan talaga ng saysay yung buhay mo kapag ka hindi ka nakikiayon, hindi ka nakikisali, hindi ka nakiki-join sa gawain ng Panginoong Diyos. May mga nagsasabi, nasa gawain naman kami ng Panginoon . Pero iba naman yung itinuturo mo. So hindi yung tunay na malasakit. Ang tunay na malasakit, nagtuturo ka ng tama at nakikilaho ka sa gawain ng Panginoong Diyos. Meron tatlong bagay na pwede mong laklak, pwede ka makalahok sa gawain ng Panginoon. So una, yung pong paghayo. Yan. Kakaunti lang yung humahayo, mga kapatid. Pangalawa, nagbibigay sa gawain ng Panginoon, sumusuport. So, marami naman yung nakapagbibigay. Marami ang nakapagbibigay, mga kapatid, para sa gawain ng Panginoon. At yan ay paraan din ng pag-support at pag-join sa gawain ng Panginoong Diyos. Kasi kung wala naman yung support na material things, ay hindi din. Kaya salamat sa mga kapatid natin nagpapahiram ng sasakyan, sa mga kapatid natin na nag-aabot ng pangmeryenda, ng pamasahe. Saludo po kami sa inyo, mga kapatid. Maraming salamat po. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga kapatid na humahayo sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi sila marami sa kayamanan, pero marami naman silang oras para sa Panginoon. Salamat din po sa inyo. At syempre, yung pangatlo na tayo ay makisangkot sa gawain ng Panginoon ay manalangin. Maaring kakaunti lang ang makahayo. Marami ang makapagbibigay, pero lahat tayo pwedeng manalangin. Yan. Kahit na ikaw ay nasa wheelchair lang, kung pwede kang makisangkot sa gawain sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid. Sinong ipapanalangin mo? Unang-una yung mga manggagawa, yung mga humahayo. Sumunod yung mga sumusuporta kasi lalo silang pagpalain ng Panginoon. At syempre, yung pong bukirin na ating pong pinagmi-ministrihan, yung bukirin na ating minimisyon. Yan po ang ating dapat na ipanalangin. So ganyan po mga kapatid sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Meron pong nagmamayabang dito sa ating distrito na sila daw ay nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Pero ang kanila naman itinuturo, deform at saka maliho ang kanilang itinuturo na hindi na sa banal na kasulatan. Hindi po yun tunay na malasakit. Dahil ang tunay po na malasakit, mga kapatid, ay yung pong tunay na aral ang ibinabahagi mo. Kapag kasinungaling ang aral ang ibinabahagi mo, hindi yan malasakit. Pasakit yan sa mga tao. Dahil kasinungalingan yung binabanggit mo, di ba? Pagka kasinungalingan yung ipinapangaral mo, marami papapahamak instead na marami ang maliligtas, di ba? So kung may magagawa silang dakilang bagay, gaano nga silang kagalak na gagawin dito? Ngunit dahil makapaglilingkod lamang sila sa maliliit na bagay, iniisip nilang tama lang na wala silang gawin. Dito'y nagkakamali sila. So dito po mga kapatid, may rami ang ganitong may kaisipan na ang sabi nila maliit lang naman ang kaya kong gawin. Kaya hindi na ako gagawa. Bakit pa ako gagawa sa gawain ng Panginoon? Ito lang naman ang kaya kong gawin. Mga kapatid, nagkakamali tayo. Yung maliit nating nagagawa ay malaking bagay yan para sa gawain ng Panginoon. Ano ba ang mas maganda? Yung may kaunti kang nagawa sa gawain ng Panginoon o walang-wala talaga? Di ba? Huwag po nating i-underestimate ang maliliit na bagay. Kasi nga yung small steps, sagdan,
yung small na yun na steps, pag pinagsama-sama mo, pwede kang makaakyat ng 10th floor, di ba? Yung pong kung kayo nakapunta na sa dyan sa General Tino, yung Minalung, o may 100 steps dyan, o 1,000 steps, yung pong maliliit na steps na yun, mataas na nararating mo. Kaya wag nating mamaliitin ang maliliit na bagay. Yung maliliit na paglilingkod sa Panginoong Diyos, napakalaking bahagi yan para maisulong ang gawain sa ating pong lugar. Sabi po dito, maaring masangkot ang isang tao sa aktibong paglilingkod sa Diyos, samantalang nagsasagawa ng pangkaraniwang araw-araw na paglilingkod habang pinuputol ang mga punong kahoy, naglilinis sa kapaligiran o nag-aaral. So dito po mga kapatid, ano? Kung pwede tayong makisangkot sa gawain ng Panginoong Diyos, ano man ang ating pong ginagawa. So araw-araw, habang tayo po ay sabi dito, nagpuputol ng punong kahoy, nag-aararo, o sa panahon natin, yung iba ay nasa office, pwede pala tayo makisangkot sa gawain ng Panginoong Diyos. Sa simpleng pagbabahagi ng maliliit na pulyeto, sa simpleng pag-invite sa kanila. Maliit na bahagi yun, pero kung ma-invite ko naman sila sa Bible study, pwede ba tayong mag-Bible study sa Jollibee? Kung elite ministry, di ba? Pwede ba tayong mag-Bible study sa Starbucks o sa amang kainan yan? Kahit maliit na minuto lang, napakalaking bahagi yun sa gawain ng Panginoon Diyos. At least meron kang nagawa. Kaysa naman lumipas yung isang linggo na para bagang wala kang nagawa sa Panginoon kahit maliit na bagay. Di ba? Yung maliit na bagay ay napakalaki para sa gawain ng Panginoon. Ang inang sinasaysay ang kanyang mga anak para kay Kristo ay tiyak na gumagawa para sa Diyos na tulad din ng ministrong nasa pulpito. So sabi po dito mga kapatid, yung nanay na sinasana yung anak para gumawa sa gawain ng Panginoon ay katulad ng pastor o ng ministro na nangangaral sa pulpito. Mas effective pa nga din yung pong pangangaral ng nanay eh. Yung pagtuturo ng magulang sa anak tungkol sa Panginoong Hesus, mas epektibo pa yon kaysa doon sa pastor. Dahil yung bata naman kasi hindi naman nakakaintindi sa sinasabi ng pastor, lalo na yung bata eh. Maglalaro lang yun sa church, di ba? Kaya ang pinaka-the best na mag-preach sa kanila, mama nila o kaya tatay nila. Naturuan sila na tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya po kayo po mga magulang, maliit mang bahagi yung ginagampanan nyo. Pero yung pagtuturo nyo sa inyong mga anak tungkol kay Jesus, napakalaking gawa niyan. Napakalaking bahagi niyan kasi hindi yan maaabot ng mga layman. Maliliit na bata. Eh, magtatakbo lang yan. Malay ba niya dun sa pinag-uusapan? Diba? At minsan matalinghaga pa yung pastor o malalim pa yung sinasabi ng pastor. Mas maganda talaga yung nanay, yung parents, yung pong magbahagi muna ng salita ng Panginoong Diyos sa kanilang maliliit na mga anak. Diba? Sabi dito, marami ang nagdanasa para sa natatanging talento upang makagawa ng kamangha-manghang gawain. Samantalang nakaliligtaan ang mga tungkulin malapit sa kanya, nagagawin sanang mahalibuyang ang buhay kung magagampanan ang mga ito. So dito po mga kapatid, ano? Marami ang mga nangangarap na mga talento na sana meron akong ganitong talento, na sana Panginoon marunong akong umawit. Sana Panginoon may ganito ako para ako'y makagawa sa panggawain ng Panginoon. No, mga kapatid. Hindi mo na kailangan mangarap ng mga special talent para sa gawain ng Panginoon. Kung ano ang meron ka ngayon na talento, kung ano ang meron kang kakayahan ngayon, yun ang gamitin mo sa gawain ng Panginoon. Kasi kung mangarap ka pa ng mga special talent, hindi na darating yun. Hindi na darating yun dahil hindi mo yung talent. Hanapin mo ngayon kung saan ka, kung ano ang talento mo. Ayan, naalala ko si Dr. Partida, ang kanyang talent lang daw ay magtugtog at pumunta sa mga churches at magbigay ng mga speakers. Yun ang talent niya sa gawain. Eh di yun ang gamitin mo, di ba? Bakit mo naman pipilitin na magkaroon ka ng talent sa pag-awit o magkaroon ka ng talent sa pag-preach, maging speaker sa crusade? Hindi mo naman talent ngayon. Hindi lang yun ang paglilingkod sa Panginoong Diyos, yung mag-preach ka o yung umawit ka. Marami pang paraan para maglingkod sa Panginoon. At yung talento mo na ibinigay ng Panginoon, na meron, ikaw lang ang meron minsan, eh gamitin mo sa gawain ng Panginoong Diyos. Dahil mas may malaking ambag yan. Di ba nga kapag ka sa gagawa ng bahay, yung pong support
napakala, napakalaki ang ginagampanan. Kasi kung wala yung support na yun, naalog-alog yung, kaya yung table, di ba? Kung wala yung support na ginawa mo, puro lang haligi na nakaganon. Uuga-ugaya. Mas mahalaga din yung mga support system. Kaya po mga kapatid, yung pong talento natin, kung anong meron tayo, yun ang ipush natin na gamitin sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag ka na magangat ng gusto mo pa magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Tama nga rin naman yun. Pwede ka rin naman lumago o umunlad. Pero nasa process yun. Hindi yun basta-basta na isang click lang, Panginoon, gusto ko magkaroon ng ganito agad para makagawa ko sa gawain ng Panginoon. Hindi ho. Kung gusto mong gumawa sa gawain ng Panginoon, simulan mo na ngayon kung ano ang meron ka. Di ba? Minsan kasi nangangarap tayo na, Panginoon, kapag ako'y nakapagtapos, tsaka ako kagagawa sa gawain ng Panginoon. Mind you, mga kapatid, kung hindi mo sisimulan yung paglilingkod mo ngayon sa Panginoon, kapag nagtapos ka sa pag-aaral, hindi ka na rin makapaglilingkod. Bakit? Magiging busy ka na rin nun eh, sa pagtatrabaho. Eh kung gusto mong maglingkod, ngayon pa lang. Para pag nakapagtapos ka, makapaglingkod ka talaga sa Panginoong Diyos na ito. Ayan. Baka sabihin mo, ipanalangin mo sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y magkakaroon ng sasakyan, makapaglilingkod na ako sa iyo. Mga kapatid, kahit wala ka pang sasakyan, maglingkod ka na sa Panginoon. Kasi baka kung hindi mo sisimulan ngayon at hintayin mo pa magkasasakyan ka, hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon. Sabi mo, maputi, mainit, bakit ako bababa? Hindi ho mga kapatid, ngayon pa lang maglingkod ka na sa Panginoon habang wala pa yung dream mo. Kung ano ang meron ka, kahit yan ay kakaunti o maliit, ipaglingkod natin sa Panginoon. Hayaang gampanan namang ito ang mga tungkulin na nasa kanilang dinaraanan. Hindi ang pag-aangkin ng mga mahuhusay na talento ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na magbigay ng katanggap-tanggap na paglilingkod. Ayan, pangalawang punto ito, isang napakagandang punto na ito, no? Hindi sa magaganda o mahuhusay na talento lamang katanggap-tanggap ang ating paglilingkod. So saan pa? Kundi ang matiyagang pagganap sa mga pang-araw-araw na tungkulin, ang espiritong may kasiyahan, ang dalisay at tapat na pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao, maaring makita ang tunay na kahusayan sa mga simpleng katungkulan sa paggawa, sa gawain ng Panginoon, ay ito po ay katanggap-tanggap na paglilingkod. Huwag mong iisipin na, pangit ang talento ko, hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon, hindi mo mga kapatid. Katanggap-tanggap yan sa Panginoon, kahit na ang tingin mo, pangit ang talento mo, simple lang yung talento mo, katanggap-tanggap yan sa Panginoon. Yung simpleng katungkulan, kapag ginampanan natin na tapat sa Panginoon, ito ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. Yan. Kaya nga sabi po dito sa Mateo 10:42, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Bakit naman kasi ginamit yung tubig na malamig? Eh kasi nga, yung panahon nito, lumalakad sila sa disyerto, mainit. So malamig ang kailangan nila. So dito po mga kapatid, yung isang basong tubig na iniabot doon sa manggagawa, simpleng paglilingkod yun. Parang wala lang, di ba? Isang pasong tubig. Pero ito pala'y malaki bahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Eh kung ma-dehydrate yung pong taga-Bible study, eh di wala na, di ba? Naisalba mo siya ngayon para magpatuloy yung gawain sa isang basong tubig. Biruin mo, sa isang basong tubig, nakapaglingkod ka na sa gawain ng Panginoong Diyos. Nakasangkot ka na sa gawain ng Panginoon. How much more kung pinakain mo pa yan? Di ba? So how much more kung mas higit pa dyan ang kaya mong gawin para sa gawain ng Panginoon Diyos. Isang basong tubig. Kahit sabihin mong wala kang pera, Panginoon, wala akong pera, wala akong ganito, hindi ako makapaglikot. Isang basong tubig, wala ka. Paano ba naman yun? Kahit sino mayroong isang basong tubig, nakapaglingkod ka na pala nun sa gawain ng Panginoon. Yan ay kasimplihan. Ayan. Ibig sabihin, makontento tayo. Pero sa pagiging makontento, huwag natin isasantabi yung paglago natin sa gawain ng Panginoon. Maaring isang basong tubig lang ang kaya mo ngayon, pero sa susunod, kaya mo na siyang pamiriendahin. Di ba? Lumalago. Lumalago yung simpleng ministry po natin. Ayan. Kung ang kaya mo lang ay manalangin para sa gawain ng Panginoon, pero napaka-powerful ng panalangin, mga kapatid, sapagkat hinihingi mo
iyong pong suporta, yung gabay ng ating Panginoong Diyos, napakalaking bahagi. Kung ang panalangin ang iyong ginagawa at hindi ka pa makahayo, pilitin mong lumago sa pananampalataya. Maaring ikay makapag-support na ng means o kaya ikaw na yung mismong hahayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Let's see. Kailangan natin ipanalangin ito. So sa umaga na ito, isama natin sa panalangin na nawa, hindi tayo masyado maapektuhan ng bagyo at nawa mga kapatid, dalangin natin na lumiko na yung bagyo. Lumayas na rito sa Pilipinas. At isa, patuloy natin isama sa panalangin ng aking pong mahal na ina na masakit pa rin yung kamay at gayon din po. Isama natin sa panalangin ang may mga birthday ngayon, may mga kaarawan. Ayan. At gayon din po, isama rin natin sa panalangin ang mga kapatid natin na namumblema. At syempre, ang bawat isa sa atin na makapaglingkod tayo ng simple, anuman ang meron tayo, ipaglingkod natin sa Panginoon, maliit man ito o malaki, special man itong talent o simpleng talent lang, gamitin natin ito na tapat na naglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. So purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya sa buhay natin ito na patuloy tayong iniingatan. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid at tayo po ay magko-closing prayer na. Isasama po natin ang inyong pong lahat ng mga prayer requests at pangungunahan tayo ni Brother Melvin Villasano right after ng awit na ito, papuri sa ating pong Panginoon. Happy midweek po sa inyo pong lahat. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito na kami ay patuloy ninyong may binigyan ng pagkakataon upang makarinig na inyong mga aral sa umaga na ito. Maraming salamat po dahil kami ay pinaalalahanan nyo na kahit na ang mga kasimplihan na aming magagawa ay malaki ang maitutulong sa gawain at ito ay inyong pinahahalagahan. Maraming salamat po sa mga pagmamahal na ito sa amin. Alam namin na hindi nyo kami pababayaan. Nais po naming lumapit sa inyo, Ama, na patuloy niyo kaming gabayan sa aming paglilingkod. Maging maiisip namin na kahit na anong pinakasimpleng aming magagawa ay aming ibabahagi sa inyo at kayo din aming ibabahagi sa iba upang sila rin ay maging daluyan ng pagpapala at mag-ilaw sa aming nasasakupan. Maraming salamat po, Ama, at patawad din kung kami ay na-ignore namin ang mga simpleng bagay na makatutulong pala sa pagsagawain. Ama, dalangin namin na patuloy kayong manguna sa amin. Lagi naming maisip kayo sa bawat aming mga sandali upang sa ganun. Lahat ng aming magagawang simpleng bagay ay aming maihandog sa gawain. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Amin din pong patuloy sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Meron po kami mga personal na kahilingan, Ama. Nais po namin itong sabay-sabay na ibulong sa iyo. Ang mga may karamdaman pa rin na nagpapatuloy na nagpapagaling. Yan din naman ang may mga financial na pangailangan. Ang may pagkaloob niyo po sa amin ang aming mga pangailangan ayon lamang sa inyong kalooban. Yan din ang may mga karamdaman pang espiritual na nagkukulang sila ng pagtitiwala sa inyo at nakalalabag sila sa inyo. Dahil sa gawa ng kahirapan, gawa ng mga tukso ng kahaway at sila ay nakakapili ng maling desisyon. Ama, nais namin silang nailapit ulit sa inyo. Iparamdam niyo po sa kanila, sa amin, ang inyong pagmamahal. Maraming salamat po. Yan din ang nanay ni Pastor na si Nanay Ellen Alavanza na patuloy pa rin masakit ng kamay. Siya po ay aming patuloy nilalapit sa inyo na siya ay pagkalooban ng mabilis na paggaling upang sa ganun siya ay hindi mahirapan sa kanyang pang-araw-araw na pumuhay. At ganyan din naman ang namin sinasama sa panalangin, ang aming mga ministry, ang aming mga simpleng gawain. Patuloy niyo po itong palakasin ang mga nagpa-Bible study, ang mga naangaral sa jail ministry. Ama, pangunahan niyo po mga ito na bigyan ng malakas pangatawan, matalas na iisipan. At ganyan din naman ang mga nakakapakinig ng kanilang mga ibinabahagi. Ganyan po sila ng karunungan. Matanggap nila ang mensaheng dala namin sa inyo, dala namin sa kanila at kayo din naman sila ay makapili ng tamang pagdesisyon. Tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas.
Amin din po, espesyal na dinadalangin ang mga may kaarawan ngayong buwan ng Oktubre. Una po ang aking mahal na biyanan. Siya po ay nagdaraos ng kaarawan ngayong araw na ito. At gayon din ang mga pangalan na nabanggit na si Ruby, Jomar at si Tita Teresa Bautista. At ito pong mga may kaarawan na ito ay nagpapasalamat kami. Pinagkalooban sila ng buong isang taong pag-ibig, buong isang taong pagmamahal at pag-iingat, malusog na kalusugan at maligayang kaarawan sa mga oras na ito. Salamat po sa kanyang pag-iingat sa amin. Nais namin hilingin na patuloy silang gabayan sa buong susunod na isang taon at mga marami pang taon na darating. Patuloy silang bigyan ng malusog na pangatawan. Patuloy niyo iparamdam sa kanila ang inyong pagmamahal at sila rin naman ay makapagbahagi sa iba at makapagbahagi sa gawain. Maraming salamat po sa inyong pagtinig sa aming mga panalangin. Umihiling po kami ng kapatawaran kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Amen.